Ayan. Good afternoon, guys, ng nanonood ng Lakairegang Bulletin. So, ako po si Romel Dacpano po para sa ating mga kababayan na hindi pa po nakasubscribe sa amin. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, Lakairegang Bulletin. Ganon din po ang aming Facebook, Lakairegang Bulletin, WhatsApp Pinas. And of course, sa amin Instagram, Lakay Bulletin. And of course po, sa amin X o Twitter at Lakay Bulletin. So, saan nga po ba ang may pinakamalaking flood control projects? So, base sa inilabas ng mga DDS, ng mga Duterte supporters, o ng mga tagahimod ng kalat, o ng dumi ng mga Duterte, para palabasin na ang Bicol Region ang may pinakamalaking flood control projects. Ngunit, narito po ang totoo doon sa ipinapakalat ng mga kapatid po nating DDS. Okay? So, ayon po sa datos, ang Davao City ang may pinakamalaking flood control project sa buong bansa. Umabot ng 52 billion ang flood control project sa Davao City na pinamumunuan ito ni Congressman Pulong Duterte. Noong 2022, umabot sa 13.04 billion ang halaga ng flood control projects sa distrito ni Pulong Duterte. Noong 2021, umabot sa 25 billion halaga ng flood control projects ang Davao City. Noong 2020, umabot naman sa 13.745 billion na halaga ng flood control projects na nagkakahalaga sa suma total, nagkakahalaga ng 52 billion flood control projects. 52 billion flood control projects, pero ang Davao City ay binabaha pa rin. Samantala, ang Bicol Region na mayroon pong 17 distrito na mayroon pong kabuuan 24.096 billion na flood control projects, no? 17 district congressmen, 3 governors, 150 million budget lang ng party list. Noong 2022, umabot sa 14.422 billion ang flood control projects sa Bicol Region. On 2023, umabot sa 9.659 billion ang flood control projects sa Bicol Region. Sa 2024, 14.578 million ang inabot ng flood control projects sa Bicol Region. City, lungsod ng Davao versus buong region ng Bicol. Nasaan, nasa mga Duterte ang kaban ng flood control? At isa pa, walang flood control ang makakaya ng Bagyong Christine. Pero sa Davao City, konting patak lang, grabe na ang baha. Ayan ang sobrang linaw, guys. May datos po tayo. 52 billion, no? 52 billion kumpara sa 24 billion. Isang distrito, isang lungsod, 52 billion ang ginuhol na flood control projects sa Davao City. Pero
binabaha pa rin. Kunting ulan, binabaha pa rin ang lungsod ng Davao. Samantala, ang 24 billion na kabuuan sa buong rehiyon ng Bicol, 17 congressman, 17 distrito lang po ang 24 billion. So, sino ang may pinakamalaki ang flood control project sa buong Pilipinas? Siyempre, Duterte lang sa kalam. Duterte lang po ang sa kalam. Sila ang nagmamay-ari ng kaban ng bayan. Kaya sa mga kapatid po natin na mga tagahimod ng dumi ng mga Duterte, please be fair, no? Be fair. Banggitin niyo naman ang pangalan ni Pulong Duterte. Aba, 52 billion. Sila ang may pinakamalaking flood control projects. Ngunit bakit ganon pa rin ang Davao City? Sobrang kunting ulan lang, kunting patak ng ulan, binabaha. Diba? Ayan po ay totoo, no? 52 billion po ang flood control projects sa panahon ni Duterte sa Davao City. Ano nangyari? What happened? Diba? What happened? 52 billion, isang lungsod lang po yan. Sa lungsod ng Davao City lang. Pero ang 24 billion sa Bicol region ay 10 distrito na po yan. So sino, anong lungsod ang may pinakamalaking flood control projects? So malinaw po mga kababayan na ang issue dito ay pinagtatakpan ng mga DDS supporter at ng kampon nito o ng mga creator nito na pabanguhin at himurin ang dumi na kalat ng mga Duterte. Kung totoong sila ay nagfa-fact check, edi sana lagi pong isinasama sa listahan si Duterte. Ayan. So 52 billion lang po sa isang lungsod. Davao City lang po yan ang pinakamalakas na magkaroon ng 52 billion sa panahon po ni Duterte. No? Grabe! Andito na naman yung mga trolls. Sama-sama na naman po yung mga bayaran trolls. Andito na naman po sila. Maybe, pwede na siguro sabihin, nandito na yung mga ibinayad sa 15 million, di ba? So may balita po kasi sa liquidation, sa pagdinig sa Quad Committee hearing, yung 15 million ay inagaw yung resibo sa AFP. So yung 15 million na liquidation doon sa Quad Committee, no? Ay inagaw yung resibo sa AFP. Hindi alam ng AFP na ginamit ng opisina ni Sara Duterte ang 15 million certification ng AFP para sa liquidation. So ito, baka pwede, no? Pwede siguro na pinambabayad sa mga trolls. Grabe, no? Ay, nako. Grabe yung mga tagahimod ng puwet ng mga Duterte. Tapos sasabihin, this is the brand of leadership. Oh, come on. Gising, guys. No? Kasi posible yun. Posible yun na yung mga confidential fans ibinabayad sa mga tagahimod, tagalinis ng dumi ng mga Duterte para sabihin mabango pa rin sila. Diba?
Sobra yung effort nila, guys. Sama-sama sila talagang nagko-comment. Sabay nagka-copy-paste ng mga comments, 'di ba? Sabay-sabay sila nagko-comment, guys. Parang may naka-monitor, no. Siguro parang sa aking page, lalo po sa Laki Regan Bulletin at WhatsApp Pinas, same po yung mga tao na nagko-comment. Tapos pare-pareho ng mga comments. 'Di ba? Sabay-sabay sila nagko-comment. Same ng content, same ng comment, same ng wordings. Nakakaano lang. Hindi ka na-challenge. Alam mo 'yon? Hindi nakaka-challenge na patulan sila kasi same script. Kaya 'yun, guys. BP Sara party. Oo nga eh, after ng ano, ng kasalan sa Cebu, wala pa tayong nakikita, no, na kung saan na yung presidente ng impyerno. Sorry guys, no. Ako naman po ay medyo dati iginagalang po natin 'yan. Pero kasi ngayon sobra na, guys, ang mga troll ng Duterte. So pinapatulan na din natin. So kung noon lumalaban lang tayo, nilalabanan natin yung mga maling information o out of the context na pinapakalat ng mga creator ng mga DDS. So ngayon lumalaban na din tayo kahit papaano kasi nakakarinding-rindi, alam mo yun, lalo yung nagmumura sila, putang ina, mga ganon yung mga wordings, di ba? So parang nakakaumay sila, pero minsan pinipigilan ko pa rin silang patulan, no? Lalo yung mga wordings, putang ina, mga gago, ganon, no? So pag mga ganon na yung ginagamit na salita ng mga supporters o ng creator na to, hindi ko na pinapatulan. Kasi di ba, asal bangag, asal adik, asal walang pinag-aralan, di ba? Asal kalye. Kasi once po na pinatulan po natin yung mga ganun pagmumura, nagiging ganun na din po tayo. Pero as much we wanted, ayaw po natin ng ganun. Kasi I think isa lang naman ata yung nagmumura na vlogger na makagobyerno, no? I think si Barsaga. Si Barsaga ba ay pro-BBM o pro-Duterte? Ngayon, parang siya lang yung nakita ko. Si Francis Balahora, nag-ano din yun, nagmumura din. Pro-BBM ba yun? Ayun. So, pero sana, mas maganda pa rin po na gumagamit tayo ng tama sa ating mga pananalita, lalo po tayo ay mga media social media influencer, no? So ayun nga po, ma'am, no? Eto nga po, 52 billion. Eto na, guys. So ito na po, pinapasok na ako ng mga troll army ng mga DDS. So I think magkano ang bayaran dito? Ayan, pinapasok na tayo. Oh, so meron na nag-report. Guys, punta kayo dito. Punta kayo dito sa live na to. Ayan, ito yung mission nyo ngayon. Ito yung mission nyo ngayon, tinitira si Duterte. Ito na. So ito na, no? Sa atin naman po kasi, sir, hindi po naman po na ipapakita ang pagiging matapang sa pagsasalita ng mga profane words, no? Ayaw po natin na ganun, na makikilala po tayo sa pagsasalita ng mga hindi maganda, no? Kanya-kanya po tayo ng mga tirada. So ako po, si Romel Dacpano ng Laki Regan Bulletin, ayoko po na nagmumura. That's why, kaya nga po hindi ko binoto si Duterte noong 2016. Totoo po, hindi ko po binoto si
hindi ko po binoto talaga si Rodrigo Roa Duterte noong 2016. Ang binoto ko talaga ay si Grace po. No? Hindi po ako nagmumura, guys, no? Hindi alam mo, hindi mo kailangan magmura para masabi na ikaw ay matapang. Hindi mo kailangan sabihin na, uy, ganito ako, matapang ako. So you need to say those things, profane words. Hindi po ganun. So, kanya-kanya po tayo ng estilo. Ayoko po talaga na may nagmumura. No, hindi po ako sanay na may nagmumura po. Hindi po maganda pakinggan. Hindi po maganda pakinggan sa aking tenga yung pagmumura, 'di ba? Kung kayo po ay nasisiyahan sa pagmumura, aba, pa-check up na po kayo. Baka po may problema na po kayo sa pag-iisip. Hindi po normal ang pagmumura po, guys. Saan ka po nakakita na ginawa na pong normal ang pagsasalita ng hindi makatao, ng hindi kinakain ng hayop? No? Hindi po kami nagmumura, ma'am. Hindi po kami nagmumura. Lumaki po ako sa probinsya ng La Union, pero hindi po kami nagmumura. Ang mura sa Ilocano ay Okinam, no? Sa amin po, hindi kami nagmumura po sa aming pamilya sa La Union. I am produkto po ako ng naghiwalay na magulang. Iniwan po kami ng aking ina nung ako po ay 3 years old. At ang aking kapatid ay 1 year old. Pero ganun pa man ang sinapit ng aking pamilya, hindi pa rin po ito naka-apekto sa aking paglaki na ako po ay palamura. Ako po ay pinalaki ng aking lola na makatao, hindi po nagmura, no? So, kami po sa probinsya, hindi po ganyan. Hindi po gaya dito sa Metro Manila. Siyempre, siguro naging maganda influensya si Duterte. Kasi on national TV, he do the pagdidegrade, no? So, ay hindi naman po kami sa nagmamalinis. Hindi po kami talaga nagsasalita ng mura. Ang salitang mura po sa Ilocano ay Okinam, no? Hindi po kami nagaganon. So pagano po Okisaba? Hindi po sinasabi na Okinam. Ang sinasabi po, sinasabi Okisaba. Ganon. Kung nakapunta na po kayo sa parteng Iloco, ano, makikita nyo na pan kung gaano magsalita ang mga Ilocano, no? Pero hindi mo makikita na ganun, no? So hindi po kami bastos po. No? Ayan. So ayan po, guys, sinagot na po natin kung saan po ang may pinakamalaking flood control projects, na kung saan ang nakakuha ng flood control projects ay ang Davao City, na syempre Duterte lang po. Ayan. Maraming salamat, guys.